Sir, ano pong masasabi ninyo dahil nag-viral na po yung post po ninyo sa Facebook ukol rito? Ano ba talaga ang kaulugan po ninyo doon sa post na yon na nag-viral po sa social media? Opo, actually, yung dito sa post ko, wala naman akong masamang ibig sabihin dito. No? Ang pinopoint ko lang dito is yung sinabi ko dito na lesson learned, kahit na maputi na ang buhok o urbanin na tayo, ay matuto tayong respeto sa ating mga kapulisan. At mayroon talaga kalaban yung pagtitimpi at pagpapasensya. Alam mo, sa totoo lang kasi, kaya ako na-come up sa ganitong klase ng pagpo-post dito kasi napanood ko yung video, no? Ilang beses kong pinapanood yung video, eh nung unang beses kong napanood yung video, napamura pa nga ako doon at nung binaril nga nung pulis doon yung matanda at saka sinunod yung lalaki doon. And nung inulit ko yung video, doon ko na siya parang na-gets na yung ano yung istorya nung sa video na yun. And doon ko nga na nakita na hindi sana matitrigger kumbaga yung ano ng pulis doon kung dahil sa kawalang respeto na rin yung ano doon yung matanda kumbaga. Pero hindi ko sinasabi na o kinakampiano na tama yung ginawa ng pulis. Mali yung ginawa ng pulis doon sa pagpatay. Maling-mali talaga doon. Ang pinapoint out ko lang naman dito is yung sabi ko, sana kahit may edad na yung isang tao, dapat talaga magkaroon pa rin siya ng respeto sa ating mga kapulisan. Kasi yan na ngayon ang parang nawawala na sa atin ngayon no, yung pagre-respeto natin sa ating mga kapulisan. And ganoon na kumbaga kadali yung ating pang-uusila sa mga kapulisan natin. Kaya siguro, na-trigger na rin yung pulis doon. And yung sinabi ko dito na mahirap kalaban yung pagtitipi at pagpapasensya, talagang totoo po yun. Kahit sino po na mabait na tao, at talagang pag natitrigger talaga, nawawala talaga yung sarili niya sa pagtitipi at pagpapasensya. And yun lang, dahil na siyempre, akala ng mga tao na nakakabasa dito, kinakampihan ko yung ano ng pulis. Ay, hindi ho. Kinokondem ko yung ginawa ng pulis na pagpatay doon. Maling-mali ho yung ginawa ng pulis na pagpatay doon. Ang pinapoint out ko lang naman ho dito, sana ho, kumbaga, kahit na ano man ho estado natin sa buhay, matanda, bata, nasa tamang edad, dapat ho magkaroon pa rin tayo ng respeto sa ating mga kapulisan. Tama ho yung sinasabi nila eh, yung mga iba ho nagsasabi na ang respeto daw ay hindi ho yan na pusang hinihingi, kumbaga in-earn daw yan. So, sabi tama naman kasi sabi nga ng isang mataas na official din eh, respect begets respect. So, yun po ang ibig kong sabihin doon. Kaya po naisip ko itong ganitong post ko and hindi ko naman po akalain na tatanggapin niyo ng negative ito ng social media. No? Pero ang point ko dito is wala ho akong masamang tinapayo dito sa aking pinost dito. Ang pinapoint out ko lang is yung dapat magkaroon ho tayo ng respeto sa bawat isa. Kasi kaming mga pulis ho, tao lang din ho kami. Hindi kami robot at meron din kaming mga damdamin na nasasaktan din. So yun lang naman po ang ano ko dito. And suffer the consequences nga, ika nga. So tinanggap ng no, social media ito na negative, so wala ko tayong magagawa. Pero ang akin lang naman ho dito, hindi ho negative ang pinupoint out ko dito. Sir, the post has been deleted po, ano? Kaninang umaga? Apo, pero delete ko na po yon nung kaninang umaga pa po. Kasi nung sabi nag-viral na nga, tignan po yung mga negative comments. So, dinilit ko na po yun. And tumawag nga din po yung aming provincial director. At kinakol yung attention ko at tinatanong ko ano yung tungkol dito sa pinost ko na ito. So, pinaliwanag ko rin sa aming provincial director na ang nilagay ko lang naman ho dito yung post ko na sabi kong kawalan ng respeto kasi sa ating mga kapulisan. So, bali po sir, pinapasagot po ngayon po kayo ngayon ng provincial command? Opo. Bali, meron ako natanggap dito na explanation at pinapasagot po ako dito regarding mo sa pinost ko kanilang umaga. Yan na, kasi ho, viral na ho ito eh. So, handa po kayong sagutin ito at ang ukol po dito sa issue na po ito, sir. Opo, kaya ko pong sagutin ito at ako, malinis po ang konsensya ko dito na hindi ko po sinisisi dito yung matanda kung bakit siya binaril. Ang point ko dito is yung kawalan ng respeto sa buong istorya ng video na yun. Yun lang naman po ang pinpoint ko dito. Sir, sakali man po kayo nasa sitwasyon noong pulis, ano po ang gagawin niyo sakali po kung mangyari po yun sa inyo, sir?
Actually, sa akin, wala, hindi, sa 15 years kong servisyo, hindi pa nangyari sa akin yan. At alam ko naman ako sa sarili ko. Yung mga taong nag-judge sa akin na kung ano yung sinasabi nila sa akin, karapatan ko nila yan, mag-comment sila ng gano'n. Ako, alam ko ang sarili ko at umabot ako sa ganitong taon ng pag-servisyo ko na ako po eh, may maximum tolerance talaga ako pagdating sa ganitong mga ano. So sir, ano po masasabi po ninyo doon sa mga negative comments sa social media at saka yung iba po na iba rin yung interpretation po ukol doon sa yung post? Sa akin, no, normal lang naman yan at social media yan eh. Sanay na tayo dyan. Hindi na tayo bago sa issues sa social media. Marami na tayo nababasa. Ako, since 2008 pa ako gumagamit ng Facebook, so alam ko na ang kalakaran sa social media. Ang mga tao, hindi mo talaga mapiklis yan, no? Kung ano yung kanilang comment doon sa aking pinos, karapatan ho nila yon. Eh, sariling opinion din ho nila yon. Ako naman, kung tatanggapin ko kung ano yung mga pinos nila, kasi ako naman din ang nag-post nito eh. So, ang sa akin lang, kung ano man ho yung kanilang comment doon, positive or negative, pabor sa akin or hindi pabor sa akin, karapatan ho nila yon. At social media ho yan.